the mega wife, the strong husband, Sharon, Richard. Isang intimate afternoon conversation. Personalan, walang atrasan. Parang buy one take one sa umpisa. Isang kiss lang naman gusto ko eh. Sharon Cuneta. Plus Richard ay magiging magkaibigan. Minsang minahal ang isa't isa. Happy anniversary. At nanatiling magkaibigan pa rin. Kahit na magitang relasyon ay wala na. Sharon at Richard, tambalang sa loob ng 15 taon ay patuloy na tinatangkilik. Tambalang, walang kapalit. Mga kaibigan, napakasiyote po natin. Dahil sa pagkakataong ito, eh hindi muna ako host, fan muna ako. Alam mo, from the very start, it's always been my dream to interview Sharon Cuneta. Good afternoon, Mayor Joey. Good afternoon po sa inyong lahat. Thank you for having me here. It's a great pleasure and honor. Alam mo, medyo nabubulol ako ngayon dahil hindi ko talaga maalis yung mata ko kay Sharon. Ikaw naman, eh. Para naman di tayo magbarkada nung araw. Ikaw naman, para ka hindi bulol. Pero alam mo, may iba tayo. Talaga kayo magkaibigan, para naglalaglagan kayo. Hindi kayo masyadong close. Hindi kami close, pero alam na yung mga sikreto namin. Anyway, bumalik tayo sa panahon ng magsang masasayahin talaga, na walang problema, na parating nakangiti, parating may naalala. Let's go back 15 years ago. 15 years ago. I think 15 years ago, when I was 19 years old. No? Matanda pa ako sa'yo. Pagbigyan mo na ako. Katulad ng unang pagtatambalan niyo ni Richard. Alam mo, ang daming kinilig doon. Buy one, take one? Oo. Marami. Totoo lang, marami kinilig. Kasi si Richard, talagang fresh na fresh doon. Tsaka, ako hindi ako masyadong kinilig. Buy one, take one. Oo, hindi man masyado naman. Hindi mo na namin together, buy one, take one, tapos next na rin. Kahit wala. O kahit wala ka na. O yung 15 years ago, ano yung pinaka-memorable mga movies na ginagawa niyo? Medyo first 5 years. Yung first 5 years, sa amin dalawa, I think, ang pinaka-memorable dun yung nagkaroon kami ng relationship ni Sharon. Nakakakilig naman yun! Ano ba yan? Okay, remember kasi nakadalawang movies muna kami. Mm-hmm. Buy one, take one, and kahit wala ka na. Bago niya ako niligawan, tapos di ko naman siya crush. Oh. Hindi ko siya crush. Hindi ko... Parang katrabaho ko siya. Ganon? Oo. So afterwards, after the second movie, doon lang nag-start. Na, doon ko na-notice. Oh, nga, no. Doon niya lang ako talaga napansin. Oo. Oh, nung nililigawan na niya ako, feeling ko, pwede nga pala si... Bakit nga hindi? Ano? Parang ganon yung feeling ko. Palagay ko nung nakita mo siyang sumayaw. Alam mo yun? Sumayaw? Hindi. Ang galing. Alala, pwede ko may kwento yun. Aba. Oh, so, yun yung first 5 years niyo. Yung second 5 years niyo, medyo mga drama na to eh, di ba? Oo. Oh. Andito na yung may iyakan, merong konting love scene, may konting... Alam mo yung mga... Sharon, hindi ka makakaligtas sa akin. The number one fan mo ako. Pinitrato ka pa sa akin. Yung second 5 years nyo, ano yung pinaka-memorable doon? May napanood ako kanina, parang may ginawa kayong medyo talagang walang pumikit. Walang pumikit? Oo. Kaya yan? Yung medyo nando kayo sa... na para kayo mag-asawa yata noon or... Yung movie namin mm-hmm. ngayon? Yung second 5 years niyo? Ah, yung second 5 years natin? Mm. Ah, baka yung ano? Oo. Oh. Ano ba yung magnawa natin? Nakalimutan ko na rin eh. Anong chapter yan? Oo. Oh. Chapter 2, book 3, versikulo 8. Mga book 5 yun, ano? Book 5, oo. Mga book 4. Book 4. Marami kasing books. Huwag niyo na ako alamin. Kasi kami ni Sharon, kahit na wala na kaming relationship sa isa't isa, kasi hindi na kami mag-boyfriend-girlfriend, there are times na nakakapag-usap pa rin kami. Pero nakikita, nung nasa ABS pa tayo, once in a while nakikita tayo. Pero alam mo, Richard, nakita kitang... First time kong nakita yung mata mo lumuha. Gano'n? Nung naghiwalay kayo. Ano, ha? First time. Ano ba yung
Ano ba yung naramdaman nyo? Yung medyo nag-cool off. Oh, yun. Naalala ko yun talaga, Joey, kasi sinampal mo ako noon eh. Oo, sinampal ko siya. Huh? Sinampal ko siya. Alam mo, sabi niya sa akin, problema sa'yo, sobra kang magmahal eh. Ano? Sabi niya? Talaga? Alam mo, hirap talaga pag ang nag-i-interview sa'yo magkaibigan. Parang hindi mo na alam kung anong totoo. Alam mo, kaya ako siya sinampal. Sinabi ko sa kanya, Richard, ang hirap sa'yo, sobra kang magmahal. Alam mo, wala naman akong kaduda-duda doon. Okay. Pero yung nagmamahal sa'yo, ubod ng sobra. Friend talaga. Shawi. Pero ano nga, ano yung naramdaman nyo nung isa't isa nun? Siyempre, isama kayo. Kailangan pa ba pag-usapan yung nangyari nun? Kinikilig ako talaga eh. Alam mo, wala sa script yan eh. Yung personal ko na eh. Ito na yung pagkakataon eh. Kaya pero, pala pinapawisan ka. Oo. Oh, Mayor, ba't pawis na kami naman eh? Ako yata kinakabahan. Bakas may masabi ako eh. Alam mo, pero kung tigaparanyake ako, tumakbo ka ng Congress, talaga iboboto kita. Oo naman. Ah, kaya naman. Pero totoo, Joey, ah. Pero, alam mo, marami kasi ang talagang nag-aabang. Marami talagang sumusunod sa istorya ng buhay mo. Ang mga naiyakan mo. Yan. Ano? Sabi nila, meron daw tatlong minahal na iniyakan mo. Mahala nila. Yung nakasulat sa script mo. Oh, yun. Mahala nila. Akin na lang. Kasi yun na lang yun. Tama. Mm-hmm. Pwede mo tinatanong. Ako, alam ko kung sino. Pero, ano na ka ka, Richard? Ang wala ko nakita dyan. Wala ka. Hindi naman. Siyempre, you couldn't deny naman the fact na nung una kami ng pelikula, you couldn't deny gwapo siya. Hmm. But then, at that time, hindi lang naman siyang gwapong kilala ko. Tama. Diba? Oh, so, andiyan ka rin. Hindi pa kita kilala noon. Alam mo, ang pagkakamali mo, Shawi, sa kanan ka lang nakatingin eh. Hindi ka tumingin sa kaliwa. Pero taga muna, nung ginagawa niyong movie niyan, siyempre, matagal na nawala kay Tambalan. Yung first time na gagawin niyo ulit yung movie niyo ngayon, ipapakita, papalabas yung walang kapalit. Meron ka bang kinabahan ka ba? May naramdaman ka ba? O parang natakot? Hindi. I think kasi we're so... 15 years na, Joey. So parang siguro alam namin yung ini-expect ng following namin. We're comfortable with each other. Plus yun eh, na we were close before. So parang meron kang paghuhugutan. Kilalang-kilala mo na. Hindi na kayo... Pero always in the beginning of any project na we've done together, laging may ilang factor. Oo. So parang, hi, ganun lang. Kasi kanya-kanyang buhay muna. Ilang weeks yun bago finally nagkakwentuhan kayo, nagbibiroan ulit. Kasi hindi kayo nakikita naman ng madalas, di ba? Oo nga. Pero being a mother of a very young lady, Casey, 18 years old. 18 na. Siyempre, hindi ka ba strict sa kanya? Hindi. No, I'm actually very... You know what? In the end, what matters is my daughter finds her happiness. Well, very well said. Kasi pag diniktahan ko yung anak ko, tapos di niya sinunod yung puso niya, tapos lahat ng factors tinake niya into consideration, lahat ng sinasabi ng lahat ng tao sa paligid niya, baka yung ending, tumanda yung anak ko na umiiyak. So ayoko nang. Gusto ko lang mahalin niya ako habang buhay at matino siya at masaya siya. Alam mo, at saka... Wala akong pakialam kahit yung she'll end up with somebody na hindi mayaman. Basta mahal siya, alagaan siya, at may konting ambisyon sa buhay kahit wala siyang pera. Alam mo, ganyan din ang prinsipyo ko eh. I don't mind whoever I will end up. Basta kahit hindi mayaman, basta maganda. Iba naman talaga ang anyway, mga ano nito. Alam nyo, isa pang kasama nyo sa pelikula na inaabangan din ng madla dahil I think he's a very good candidate for the best supporting actor. Yun? Paolo? Wow! Akala ko, pati ako ikikis mo eh. Ang gulat ko eh! Akala ko, pati ako ikikis. Banda naman ang flowers ko, Pao. Thank you. Ano naramdaman mo nung nakasama mo si Shawi? Ako hindi ko pa naramdaman niya eh. Ay, may iingit ka sa akin. Talaga? Alagang-alaga ako. Di ba away tayo ng away dun sa pelikula? Sa pelikula nag-away kami, pero pag rehearsal, siya yung nangihima sa akin. Oh, at talaga sa pampered na pampered sa movie si to kayong dalawang... Basta nakatuto kami ni Richard sa kanya. Ah, ganon. Oh. Walang kapalit. Yes. Alam mo, sarap talaga pa. I think
for the love team nyo, talagang wala nang papalit. Alam mo, masarap pakinggan yung kwentuhan nitong dalawa. Dahil tunay na magkakaibigan talaga sila. Malalim ang pinagsamahan. Masarap na. Sana ako may friendship akong ganyan in the future. Oh, alam mo, Joey, talagang ilang taon na kami magkakilala ni Sharon. And through the years talaga, we've remained very good friends. Sana kami rin tumagal. Anyway. Nino. Nang magkakaibigan natin. Alam mo, sagot mo yan. Sa susunod. Magsaselta ka na. Diyan naman kita respetadong respetado. Gentleman ka talaga. Tayo. Premier night sa May 12. Sa May 12, mga kaibigan, iniimbitan po namin kayo na kung meron kayong oras, samahan nyo kami sa May 12 sa Mega Mall. Magsama-sama tayo. Premier night po ng pelikula namin. At syempre po, May 14 na po ang opening day ng Walang Kapalit. Sana po supportahan ninyo ang pelikulang Pilipino. It's one of the best movies na nagawa namin ni Richard together. At dinirect pa ni Joel Amangan, sinulat ni Raquel Villavicencio. First movie ni Paolo Bediones at ni Miriam Kiambao. Sana po, alam nyo, di kami mapapahiya sa inyo. It's a beautiful movie. For the whole family. At dahil sa dalawang ito, hindi ako mapapahiya. Feeling ko. Kami ni Miriam. Hindi na, magaling ka nga. Palagay ko nga, best supporting actor. Love na mga kaibigan, alam nyo po, pag hindi nyo pinanood ang movie ito, eh you wasted 15 years ago na dapat ay makikita nyo ulit sila. Kaya mga kababayan, sige kayo. Pagka hindi nyo pinanood dyan, ako galit sa'yo. Pabalik po tayo. Wala akong mag-agit.